Kasi yung pang-apat na araw, yung corruption will set in. Doon na papasok yung mga anay, yung mga ugod, maagang corrupted na yung body. If you will read John chapter 20, John chapter 21, in the glorified body, meron siyang glorified body. Kung mabasahin nyo, ang ganda noon, kapatid. Why? Kasi yung glorified body, Jesus Christ, naglalakad sa wall. Sarado sa lang, biglang lalabas si Jesus Christ. Biglang mawala. Basahin nyo mabuti. So, ganito ang nangyari. Patay ng Panginoon, at sa nasa hell siya, nagkaroon ng pandemonium siya, meron party. Sayaw at sinap, yung tagapagligtas ay patay na. Sabi niya, second day, patay pa rin. Ang saya-saya ng lahat. Dito sa lupa, nagtatalo na sila dahil sila ay victorious, victorious, victorious. Sa lupa, sa impeto, meron pandemonium doon, lahat sila ang saya. Why? Because yung Diyos na prophesied Messiah ay patay. Alam mo kapatid, after the 3 days and 3 nights, siya ay bumang. May ganito ginawa niya kapatid. Hinawakan niya yung Diablo, sinakal niya ganoon, inadyakan niya yung death na ganoon, at umahon siya sa libingan. At pag-ahon niya sa libingan, sabi doon, ano pa tayo? He arose, He arose, hallelujah, Christ arose. Kapatid, I am going to heaven today because of the death, burial, and resurrection. Hindi ako pupunta sa langit dahil sa magandang works ni Jesus Christ. No. Hindi ako pupunta sa langit dahil sa mga miracles ni Jesus Christ. No. Pupunta ako sa langit dahil sa kanyang death, burial, and resurrection. Amen. Now, one more thing. Kung meron tayo, at naniniwala ko yung tayo na pumangat sa libingan ng Panginoon, na yung araw na namatay si kamatayan. Amen. Ang sabi sa 1 Corinthians 15, open your Bible, 1 Corinthians 15, at tayo nag-close na. Kung aking tatay ay namatay, meron isang pastor, street preacher, habang nililibig ang tatay, sinisigaw niya itong mga bagay na ito. Sabi niya sa verse number 51, behold, I show you a mystery. Verse 51, 1 Corinthians 15. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Amen. 52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must be put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Amen. Verse 55, sabi niya, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is in the law. But what? But thanks be to God which given us the victory through our Lord Jesus Christ. Kaya itong iniwan niya sa atin, mga kapatid, I want you to read it all together now, verse number 58. All together now, ready? Begin. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain. So ano sabi ng Panginoon? Kung ano ang iyong sinimulan dito, magpatuloy. Kung umaatid kayo na Sunday morning, i-challenge nyo ang inyong sarili. Attend Sunday night. If you give, you're giving your tithes and offerings, i-challenge yung sarili nyo. Magbigay kayo ng faith namin sa offerings. Subuhin nyo sa parang pastor. Whatever you do, sabi nyo, you don't need to battle the devil. You don't need to battle. Meron na tayong victory. Lagi na sabi nyo, we have victory in Christ Jesus. Amen. Kaya sabi niya, therefore, sa kanina, therefore. Therefore, what's the color? Sabi niya ganito, ano? Dahil ito ay ganyan, ikaw ay ganyan, dapat ganito ang gawin mo ngayon. Yung sabi. Dahil binigyan ka na ng buhay na walang hanggan, ikaw ay meron ng home in heaven, you are a new creature. Ito na ganyan. Therefore, my beloved brethren, be steadfast. Steady. Fast. Walang ganoon,
Ito ka, no? Ito, ito ang pupunta sa Lord. Ito ka. Aram. So, habang pumunta ka doon, pupunta sa Diyos, ito ka, yung blessing sumasama sa iyo, eh, huwag mga ganun. Subukan mong gumanon, o gumanon, yung blessing pa, gaganon din. No. Ikaw gumanon, yung blessing pa ganun. Ikaw ang mawawala ng pagpapala. Wala pa rin. Kaya sabi sa Bible, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the word abound. Yung abound is overflowing. Diba tayo na, maganda maganda yung kanta natin, pero kailangan, mas maganda pa doon, by next Sunday, hihingitan nyo sa ginawa nyo, Sunday morning, yung Sunday night. Kung nag-witch yung Sunday, yung dalawa, mamaya gabi, apat naman, abounding, laging meron buwan. And that is the joy ng sibat, pero mga namiligtas na mga bago. Yung mga nag-special kanina, dalawang bata, joy and a blessing. Makita natin. At kung isa doon sa mga menahan, ay bigla na lang tumanta rito at magpakanta, o sila ang mag-Bible reading, that is a blessing. Kung ang isang manginom, tumigil na lang pang-inom, that is a blessing. Yung isa na unfaithful sa kanyang wife, tumigil na sa pagiging unfaithful niya, at naging faithful na sa kanyang wife, that is a victory for the simbahan. Amen? Tayo'y lahat ay tumayo, tumangulo ang pintang mga mata, iwanan mo sa inyo ang salita. Therefore, my beloved brethren, be steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain. Mga kapatid, tumangulo ang pintang mga mata, narinig niyo po ang salita, and I hope and I pray that kakausapin kayo ng Panginoon. Kapatid, I didn't come here to preach a wonderful message, but I hope and I pray na ako po maging pangupala sa inyo. Hindi po natin sasayangin ang pumasahe, ang paghihirap, paglakbay papunta rito. Ang hiling ko lang, maging totoo kayo sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Maging totoo kayo sa iyong mga sinasabi. If you are truly a Christian, you need to live and act like a Christian. Kung ikaw ay naniniwala sa Biblia na ito, kinatayuan mo ang Biblia na iyong kinatayuan. Kung ikaw ay tunay na nalangin, you need to give your heart to the Lord. I don't know. I cannot help myself. I don't want to live miserable in my life. Lord, ako ay human. I am naked. I'm miserable. I'm black. I'm not happy. But I do know one thing. If I will follow you, and I will be faithful and trust in you, God, you will bless me. So kung meron kang gano'n na panawagan sa iyong puso at gusto mong baguhin ang iyong sitwasyon today, isa naman dapat natin gawin, lumapit tayo sa Panginoon. Magtiwala sa Kanya. Pagkatapos natin magtiwala, sumunod. At pag tayo sumunod, tayo ay pagpapalaya. Nagsisimulaya sa sinasabi ni Jesus Christ na, come unto me, all in the labor of heaven, and I will give you rest. So, ibig sabihin na ka, just come. With all your weaknesses, with all your problems, with all your mistakes, with all your sin, with all your shortcomings, just come. And God, in His mercy, rich in forgiveness, alayang kanya, let it be the day, today, April the 1st, Resurrection Day, na ang sitwasyon natin bumago. Why? Because kasama natin ang Panginoon sa paghango at pagpupuna sa ating mga buhay. Palagi ko po ang ating pastors. Sabi ng isang preacher, if you have Jesus, you have
have everything. This morning, kapatid, tunay na ang kamatayan sa ating mga buhay bilang sa mananampalataya ay hindi na issue, sapagkat si Kristo na namatay na mayubay sa krus ng Kalbaryo ay napagpatupayan at nagkaroon ng buhay ng walang buhay. So this morning, mga kapatid, bilang isang mananampalataya, kung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, tulad na sinabi ng ating tagapagsalita, wala pa si Kristo sa buhay mo, death is active anywhere, anytime. Pwedeng mangyari, pwedeng dumating. Wala pa si Kristo sa buhay mo, nahanayaan kita na pagtiwalaan mo siya, tanggapin mo siya bilang Diyos, bilang tagapagligtas, sapagkat sa Kanya mo lang matatagpuan ang buhay na walang hanggan. So this morning, meron po ba sa atin ngayong umaga nito, nais tanggapin si Kristo bilang Diyos, bilang tagapagligtas? Pakitaas mo ngayong mamay, huwag ka mahiya. Amen. Meron ba? Amen. Meron ba? Amen. 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 Meron ba? Umaga nito, natanggap mo ang Panginoon, tausang puso mo. Sumunod ka sa pangalayan nito. Panginoon, sa oras mo ito, lumalapit mo ako, nagpapahimbaba ako.